Hey guys, welcome to the vlog. Itong video na to guys is meron kami pupuntahan ng Emma. So, meron kami titignan kasi guys dito sa dealership na Chineco. Malapit lang siya sa amin guys actually. Almost 5 minutes lang. So, punta kami ng Hyundai o Hyundai dealership. Wow! Meron kasi ako guys nakita sa website nila. Ano siya? Santa Fe. Yan, kung sa mga nakakalam dyan, no, Hyundai Santa Fe. Kinagustuhan ko dito guys is ano... pre-owned siya, pero 2022 model, pero guys, ang tinakbo na to is almost 4,000 pa lang. So talagang bagong-bago pa talaga. Ayan, so yun yung gagawin namin ni Emma, titignan namin syempre yung interior, yung exterior, kung ano ba yung mga features niya, no? Kasi hindi pa ako talaga ganun ka ano pa sa Hyundai kasi talaga ako Ford talaga ang mas gusto ko sana. Pero nung time na nakita ko siya sa website, guys, medyo parang alam mo yun, parang naalala ko yung sasakyan namin na ano na Ford Everest, parang ganun din kasi siya eh. Yung itsura niya, yung pagkaoblong niya, ganun siya. Tsaka isa sa mga nagustuhan ko nandito guys yung ano niya, syempre yung mga features niya, no. Ayan. So mamaya titignan namin guys ni Emma and tingnan ko kung approve din sa kanya. At saka syempre depende rin yan guys, no. Kung ma-approve kami. Based on credit score. Oh, based syempre yan guys sa credit score kasi dito talaga guys sa Canada. Importante talaga yung mga credit score dito. Kaya nga, ang gusto nila dito, parang mangutang ka na mangutang para makita nila kung paano ka magbayad. Kung paano yung ano mo, liability mo sa pagdating sa mga utang-utang. So yun, dito tumataas yung mga credit score nyo. Tingnan natin kung okay na ba yung credit score kahit 1 year pa lang tayo. Oo, yun nga guys, no? Ayan, pag gusto rin namin syempre i-share sa inyo, kagaya namin na estudyante lang dito, no? Ay, hindi pala ako si Emma. Na possible ba na makakakuha yung kagaya natin na student lang na tapos halos 1 year pa lang kami ni Emma dito. So yun yung titingnan natin guys kung talagang pwede ba tayong mag-loan ng mga ganyang sasakyan. Okay? So yun guys, no, drive muna ako and mamaya pakita ko sa inyo yung unit and tingnan natin kung parehas namin magugustuhan. Okay? So yun guys, meron kaming bagong baby ngayon. Ayan, so good news yun guys. Hindi ko alam kung good news. Actually guys, hindi ko rin alam. Parang nag-try lang kami. Kasi nga, syempre gusto ko na rin namang magkaroon ng bagong, hindi naman siya bago talaga kasi second hand lang siya pero 2022 model siya. No? And nag-decide kami na Emma. Yan siya guys. Yes, this is Santa Fe 2022 model. So, kita nyo naman guys, no, puting-puti. Tapos, maganda rin, brand new na yung nilagay na gulong. Ayan na siya. So, hindi ko alam yan. Mukhang okay. Wala pa namang kalawang yung mugs, no. Ayan. Ayan guys, so ito na yung bagong baby namin. So, na-approve kami. Sobrang bilis lang guys. Talagang parang... Para ka lang bumili ng kamatis. Ayan, so naalala ko dito guys yung sasakyan namin na ano... na Ford Everest. Halos parang kapareha siya kasi yung ano niya para siyang oblong, no. Ganito kasi itsura ng ano eh, ng Everest din namin. So medyo happy kami na Emma ngayon. Ayun, so siya. Ayun siya. Sobrang bilis lang talaga, guys. Ayan. So ito pakita ko na rin sa inyo yung loob. I hope ayan bukas. Pero guys, utang to ah, utang. Ayan. So, dito kasi guys sa Canada, talagang sobrang ang dali lang bumili ng sasakyan. Ayan. Sobrang ganda niya. Talagang brand yung pa siya guys. Tapos ang tinakbo niyan guys, 4,700 pa lang. 4,757 kilometers pa lang yung natakbo niya. So, talagang brand yung siya. Okay pa siya. Tapos nagpalagay na rin kami ni Emma nung ano, yung 3M guys, para daw yung sa mga bato, hindi siya tatamaan. Ha? Oo, yun. Tsaka hindi daw magkakalawa nga yung mga ganito. Lahat yun, pinaano namin dito. Pinalagyan namin ng film. So, syempre may additional bayad din siya. Nakakaano lang din. Ayan, sobrang bilis lang. Pero ito guys, mapupunta rin kay Emma kasi ito eh. After ilang years. Plano agad. Oo, kasi siya talaga yung... Yeah, pag syempre pa nagtrabaho siya. Ayan. So, this is Zion. Happy Zion kanina. So, tinest drive natin siya. Ayan, ang ganda. Okay pa siya. Malinis. Tapos lilinisin pa naman to eh. Ayan. So meron na rin siyang ano dito. Aircon. Tapos heated seat na rin siya. So maganda dito guys. Tipid yung gasolina kasi niyan eh. Yan. So nandito kami sa dealer talaga ng Hyundai.
di ba? Para safe talaga yung transaction, secured, hindi ka tatagain sa mga interest rates. Kasi I warned Alvin talaga kasi maraming ibang pwede makapag-deal na hindi maging maganda yung ano, di ba, monthly payment mo, yeah, or bi-weekly dito. Yeah. So, actually guys, share na rin namin na hindi naging madali sa amin ang pagde-decide. So, matagal-tagal na rin namin tong pinag-uusapan. Ngayon lang namin na-share kasi syempre, kapag nag-deciding kami or nag-share kami ng nag-iisip pa, maraming pwedeng comments or pwede kang hindi na ka makapag-decide on your own. Yeah. So, kami nag-research din talaga muna at nag-decide ng sarili namin, nag-usap kami ng mabuti kung kaya ba. Kasi syempre, di ba, kailangan talaga maayos yung finances mo dito sa Canada. Hmm. So, initially, hindi ako approved kasi syempre, student pa lang tayo. Pero, yeah, we're thinking of the long term na rin. And meron naman kaming nagiging buffer ngayon para magkaroon ng, yan, ma-shoulder yung bi-weekly ng magiging bago natin car. Ano klaseng buffer ba yan? Pwede mo bang i-share sa kanila yung buffer hindi, na yan? Kailangan lang talaga ng may extra. Hindi naman basta-basta talaga kukuha ka ng car dito, lalo na kung baguhan ka. So, meron lang tayo syempre, aside sa, di ba, kahit unemployed tayo, si Alvin yung nagtatrabaho, hindi lang naman talaga dapat dun yung source of income mo. Kasi yes, we shared na rin sa mga previous videos namin na may mga businesses tayo, online business, mga ganyan na napagkukunan ng extra income. And we are thankful na dahil doon, yan, meron tayong, yun nga, yung buffer. Yeah, and of course, sa YouTube, syempre. Yan, kasama na yun. Kasama YouTube. Na YouTube. So, yan, thank you talaga, guys. Kasi nakakatulong talaga yung income na nakukuha namin sa YouTube. Yeah. Thank you sa support nyo, sa pag-view nyo. And yun nga, di ba yung nahuli si Alvin for the speeding violation? May nagko-comment pa doon na, oh, sige, ano, iwa-watch ko yung ads para makatulong sa pagbayad ng speeding violation. Talaga? Hindi ko nabasa yun. So, thank you pa rin, guys, sa mga, ano, nanonood at sa mga hindi rin nag-skip ng videos kasi nakakatulong talaga rin yun sa amin. Thank you very much. So, yun guys. Again, pakita ko sa inyo guys. And sobrang happy kami ni Emma. Kasi talaga, you guys, tinan nyo naman, sobrang bago pa talaga siya. No? 2022 model siya. So, lahat guys, may mga ano na rin siya. Sensor, harap, likod, gilid. Yan. Tapos, nakalak ata, baby. Nakalak to, nakalak. Ayan, oh. Nakalak. Nakalak. Ah, nakalak. Oo. Ayan. So, ganda guys. Color white siya. No? Ayan. So, bali. Bali, kukunin ko siya guys sa Thursday pa kasi lalagyan pa nga nung film. Tapos, yung maganda pa dito yan, meron. Ito para kay Zion. Kasi pag iniwan kami ni Alvin matagal, di ba nanginitan kami minsan. So, nagtahang lang ako ng towel ni Zion para hindi kami mainitan. So, okay na to. Ganyan. Hindi ko alam yun. Brand new ng gulong, guys. So, nasa $2,000 daw yung naipalit nung may-ari dito, no? Mm-hmm. Kasi dapat, ano lang, to ordinary, ano, mugs, tires. Pero, talaga mo, bagong-bago pa talaga. Which is good. Which is, ano tong type ng tire? All-weather na siya. All-weather siya na tire. And okay din, kasi maganda yung mugs niya. Hindi siya yung ordinary. Mm. Tsaka all-terrain na siya, maganda. Sa gas. Oh, and then sa gas? Yun, so sa gas guys, matipid to kasi ano siya, papalo lang siya ng 8 liters per 100 kilometers. So, unlike dun sa Dodge ko guys, nako, ang lakas nun kasi V6 yun eh. Ito kasi 4-cylinder lang siya, kaya matipid siya sa gas. 2.5 liters. So, okay na okay siya. Yan, happy! Yeah! No, guys, sobrang bilis lang ng transaction dito. Parang ipapakita mo lang din yung details mo kasi meron silang mga financing officer dito para i-credit check ka. So titingnan kung may mag-approve na bank and wala pa 1 minute, no? Wala pa, may bilis nga bumalik agad. Ah, sabi niya, di ba, 1 day or 2 days? 1 day or 2 days. So, nagulat din siya na meron ng approved agad na bank. And kami din nagulat kasi ito ay trial lang. Sabi ko, come what may, kasi hindi pa full yung heart ko talaga. Si Alvin yung talagang, alam nyo yun, guys, more than a month na rin yata siya or ilang months na rin siyang parang nag-check gabi-gabi. So, parang sabi ko, wala nang ginagawa to kundi mag-check ng car. Yan, tingin siya sa online. So, nag-research din talaga siya ano yung maganda dito sa car na to, ano yung type ng car na okay. So, yun, since
sobrang tagal niya nang iniisip yun. Sabi ko, sige, tingnan natin, try tayo sa mga dealer. And yun, dito parang kakapunta lang din namin. Yan, konting test drive kanina, tapos kwentuhan about yung mga bi-weekly, may mga offers din sila and plans kapag magda-down ka. So, yun lang. Tapos, maya-maya, na-approve na kami. So, yan. So, dapat mag-ipon ng mag-ipon ma rin. At mag-work na mag-work. Yeah. So, guys, ito ay, ano pala ha, hindi advisable kapag hindi ka pa talaga ready. Kasi ako talaga, sa pamilya namin, sa pamilya, sa aming mag-asawa, ako yung makip talaga sa budget. Si Alwin yung ano naman, mas loose tie, char. hindi, mas ano siya, mas niisip niya, bumili agad, i-enjoy agad yung money. Pero nag-iipon din naman. Hindi, so, at least ako yung taga-balance eh. Hindi nang lang para sa akin to, isa para sa pamilya ko rin guys. Siyempre, mas gusto ko rin naman na mas komportable kami. Kasi, siyempre, pagka second hand guys, especially 2009 model, kumbaga, yung takot po pa rin, di ba? What if magkaroon ng problema agad sa daan? So, hindi natin masabi. At least to, brand new pa siya, 2022 model, 4,000 pa lang nga yung takbo niya. Kaya, goods pa siya guys. Kaya ka nag-decide, kaya pumayag na rin yung asawa ko na ano. Kasi nagustuhan niya rin naman eh. Kasi saka, nung tinest drive ko kasi guys, sobrang smooth talaga. Okay na okay siya sa akin. Kasi sa ayan eh. Ayan ito, ayan siya guys oh. Ah, diba? Nice! Ayan. So, okay na yan. Kaysa bumili kami ng napakamahal, diba? At least yan, ano lang, hindi siya ganun ka-expensive. Hindi rin naman siya ganun kamura. O baga, nasa, ano lang siya, middle lang siya. Okay guys, so yun, balikan na lang namin siya sa Thursday ito kasi yun yung off ko. Tsaka lilinisin pa kasi ito. Kasi nga, lalagyan pa nung nandito yung film para dun sa mga bato-bato nga daw natatama. At least, hindi siya magkakaroon ng mga dot-dot. Alright? So yun, alis na muna kami guys at pupunta pa kami ng pupunta pa namin si Dwayne kasi imi-meet namin siya yung mga konting parang activities para sa mga bata. And then mamaya sisimba rin kami. Okay, so see you na lang ulit mamaya. So yun guys, nakauwi na pala kami, no? Happy kami ni Emma kasi nakuha namin yung sasakyan. Tsaka sobrang ganda pa niya talaga guys. Although 2022 siya model, kumbaga 1 year na rin mahigit, pero okay pa guys yung auto niya kasi 4,000 pa lang yung natatakbo niya, no? Tapos talagang parang brand new pa talaga. So yun, bali babalikan namin siya by Thursday kasi syempre sabi ko linisan nga yung loob, kung ano man yung mga dumi lang ng konti, tapos yung syempre yung labas, tapos nagpakabit din kasi kami guys no ano, yung parang 3M siya sa hood para at least kung may mga bato-bato raw or something na tumatama dun sa hood is hindi siya magkakagasgas. So yun, bali nagpa-add kami noon. Then the rest yun lang naman. Yun pa rin naman, wala naman na bago. Okay, so bali guys, no, yung nakuha namin sa sasakyan na yun is umabot siya ng almost 39,000 na rin. Actually, ano siya eh, 40,000 pero alam nyo na, humingi tayo ng konting discount at pinagbigyan naman tayo. Ayan, so sobrang ano guys ha, sobrang ang babait ng mga staff sa ano sa Hyundai na dito sa Glendier. Then bali ayun yung puti yung nakausap natin si John, si Sir John, sobrang bait na tao noon. Talagang masikaso siya sa amin. Talagang pagpasok ko pa lang nung nagtanong ako, sabi ko nakita ko sa website tong sasakyan na to. Then yun, talagang inano niya agad ako, in-approach niya agad ako na maganda, inag-offer siya sa akin, gusto ko raw ng coffee, tea, then or water, ganyan something. Pero afternoon then hika, konting kwentuhan lang. Sabi ko lang, gusto ko lang muna siyang i-test drive nga at yun, pinagbigyan naman tayo. At yan, nung ma-test drive ko siya guys, sobrang, alam niyo yun, na-feel ko talaga na sabi ko okay itong sasakyan na to. Although hindi pa siya talaga top of the line, pero so, ayoko rin naman kumuha ng napakamahal na sasakyan kasi alam niyo na guys, mahirap din magbayad. Kumbaga yung sa amin na yun is mid-range siya, pero guys yung safety nun sobrang napakaganda. Halos lahat ng inahanap ko sa sasakyan nandun siya. Tsaka yun nga guys, no, talagang inabol ko dun yung safety kasi nga pagkababiyahe kami ng malayo, so pwede na kami mag-travel lang, alam niyo na po, kahit pumunta ng BC, pwede na, hindi na kami mag-aalala or mag-iisip ng sa ano, ng about sa sasakyan. Kasi itong sasakyan ko guys, although wala naman ako nakikitang problema, pero syempre,
2009 model. So hindi ko siya para isugal na bumiyahing napakalayo, no. O baga, dito lang, Banff okay lang. Tsaka kung pupunta naman kami ng malalayo talaga, halos convoy naman kami nila Jason or nila Debian, kaya pumapayag din naman ako. Basta at least may kasama. Pero ngayon, guys, kahit mag-solo na kami ni Emma, kahit pumunta na kami ng PC, yan, wala na kami po problemahin. Kaya na nasasakyan natin yan. Tsaka yun, guys, no? Utang lang to, guys, no? Utang, hindi pa talaga siya, hindi siya full na cash. Kasi, alam niyo naman dito, guys, halos karamihan talaga dito, puro utang. Kasi, yun lang naman. For safety lang din talaga yung ano ko, guys, reason ko, or reason namin ni Emma, kaya kung bakit kami kumuha din ng sasakyan na to. Okay, so siguro, guys, next vlog, itutur ko na lang kayo sa bagong sasakyan. Yan, itutur namin kayo sa bagong sasakyan namin. And yeah, so I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin, guys. And yeah, see you on the next one. Peace!